Let's Balance the Sheet! May kumakalat ha, yung BIR open case, sinisindikato ha, may sindikato na raw. Yan po yung balita, may sindikato sa open case, may pera kasi. Yung mga taxpayer na hindi nakakaintindi, may pera. Pag-usapan natin yung sindikatong yan. Kasi ako po ay nabiktima. Katulad po ninyo, ako po'y may open case daw. Ano ba yung open case? Yung open case, malalaman mo after 5 years, 10 years, o hindi ka rin nag-file. Eh, siyempre, nakalimutan mo na yun. 5 taon na nakalipas eh. Diba? Ang tagal-tagal na. Paano ba nangyayari yan? Kasi, pag nag-apply ka ng registration sa BIR, nag-check ka ng mga taxes na ipapile mo. So, kahit na wala kang babayarang tax or taxes, kailangan na mag-file ka ng return. Kasi you have to declare zero. Yung zero kasi declaration din yan eh. So, may babayaran ka o wala, magpa-file ka. So, pag nag-file ka, lalabas doon sa CMS. Oo, may tinatawag silang CMS. Sir, ano ba yung ibig sabihin ng CMS? Ha? Case Monitoring Service o Case Monitoring System. Doon daw, yung pagkatapos mong mag-file ng tax return, kahit anong klaseng tax return yan, mag-a-appear doon sa computer, ha? Sa computer file ng BIR, yung na-file mong return. Eh sir, kung ganun lang nangyayari, hindi dapat lahat ng na-file kong return ay mag-a-appear. Yes, that's the ideal o realistic na mangyayari. Pero, may corruption ng putak. Hinayo pa kayo mga taga-BIR, ha? Ang ginagawa ngayon, ha? Sinasadya. Kasi may human intervention, eh. Sinasadya na pagka dinala na ng banko o na-file mo sa RDO, natatakan, hindi ito ini-input dito. So, kunimbawa, yung sa kaso ko, ha? 2012. Eh, 2018 na tayo ngayon. 6 years na nakalipas. 6 years ang nakalipas. Tsaka ko nalaman na may apat akong, ha? Hindi daw ako nag-file ng tax returns. Siyempre, pag yung tao sinabi mo hindi ka nag-file ng tax return, magugulat. Eh, ano epekto niya, Mr. Maeso, kung hindi ako nag-file ng tax return? Hindi magpe-prescribe yung ano mo, yung obligation mo. Okay? Kasi right of the BIR to assess you will begin from the discovery of false or fraudulent or non-filing of return. So, kung hindi ka nag-file ng return, 10 years yan from the date of discovery. So, kung hindi ako nag-file ng 2012, 10 years, kailangan mag-file ako. Eto, siste. E kung di mo na makita yung mga returns mo, anong mangyayari? Katakot-takot na penalty ka. Okay? Ang tataas ng penalty. At at the end of the day, ay, pwede kang kasuhan ng tax evasion. O, eto, tuturuan ko kayo para baliktarin natin ang laban. Sila ang kasuhan natin. Sila yung mapatanggal natin. Sila yung mapasuspindi natin. Sila yung criminal prosecute natin. Kaya ho natin gawin yan. Okay? Pag kayo ay sinabihang meron kayong open case at sa tingin ninyo o based sa records nyo, meron kayong na-file na ganun, huwag nyo hong ibigay yung records nyo. Humingi kayo ng certification. Ha? Ng certification, ano-ano yung hindi na-file. So, mag-i-issue ho yung boss. Ha? Usually yan, yung RDO, ha? Yung assistant RDO, o yung hepe nito, yung chief. Pag nag-certify sila na hindi kayo nag-file ng ganong return, meron na kayong ebidensya laban dito sa mga taong to, o kaya dun sa hepe nito, CMS. Then, anong gagawin nyo, Mr. Maestro? Hihingi ako, magpapa-certify ako sa National Office ng BIR.
ng mga returns na hinihingi, na sinasabi nitong wala, na hindi ko na-file. Kasi kung meron akong personal file na yan, may file yung national office. So pag ang national office ay nag-issue sa'yo ng file na meron ka, pwede mo ngayong kasuhan to. 6 months imprisonment yan, bossing. O kaya 6 months suspension without pay. Kung gusto nyo matulungan ko kayo dyan sa tinatawag na open case, ha? Sa sindikatong mga hinayupak na open case na yan. Willing pong tumulong ako. Andyan dyan lang po yung telephone number ko. Tawagan nyo yung mga tauhan ko para humatulungan kayo ng aking mga tao. Okay? So, huwag nyo kalimutan yung mga susunod kong video. At para matigil na ho yung mga walang lamang libro, ha, bumili na ho kayo nito. Murang-mura. Dahil pag may tax mapping, 25,000 to 50,000 bawat isa, dalawang taon, dalawang beses nagta-tax map sa loob ng isang taon. So, malaking tipid. Ha? Kahit wala na kayo accountants, matitipid nyo ngayon yung professional Pinoy accountants nyo. Mga CPA, nakapag-audit na walang laman ng libro, bawal yun eh. Diba? So, pag kumuha ka ng CPA na nakapag-audit na walang laman ng libro, incompetent yan. Incompetent yan. Tanggalin mo. Okay? Ito lang po ang kailangan nyo. At sigurado ako, pag may problema kayo sa tax, hindi ho kayo iiwanan nito. Hindi katulad ho ng mga CPAs, consultants, bookkeepers, pag may problema na sa tax, nawawala. Bakit? Wala kasing alam to eh. Walang laman. So, makita-kita ho tayo sa susunod kong video. Okay? Isusunod ditong video, panoorin nyo rin po. Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part ng panuna po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad. Bibili kayo eh. Meron kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Diyan po sa Study Now, Pay ETM Later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, di wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga Study Now, Pay ETM Later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha lisensya? I-accredit kita para yung brand name ko marub on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan meron kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, wala kang ibebenta. So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups. Tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo. Marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto. Ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs
at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. 'Di ba? Study now, pay item later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Anong puhunan mo? Ito muna. Yung study, ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna, umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo. Then, mag-avail kayo ng study now, pay ETM later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na!